Arestado ang online personality na si Francis Leo Marcos sa kasong paglabag sa Optometry Act dahil sa pamimigay niya ng salamin ng wala umanong pahintulot ng doktor. Pero gayon ni Marcos, pinupolitika lang siya. Yan ang tinutukan ni John Consulta. Pasado alas 10 ng umaga kanina, nang akatin ng mga operatiba ng NBI ang kondominium na ito sa Eastwood, Quezon City. Nang marating ang penthouse ng kondo, humarap ang online personality na si Francis Leo Marcos. Dito na sinerve ang warrant of arrest na paglabag sa Optometry Act sa Baguio noong 2018. Ayon sa NBI, kaugnay ito na pamimigay ni Marcos ng prescription glasses nang walang umanong approval ng mga doktor. Bukod dito, may warrant na paglabag sa RA 9262 o Violence Against Women laban sa isang Francis Marcos. At ikatlong warrant laban sa isang Norman Mangusim na totoong pangalan daw ni Marcos sa kasong Qualified Human Trafficking. We're going to serve this warrant of arrest. So far as we are concerned that this is still a valid warrant of arrest, we verified it with the court. Yun ang facts ngayon. Sir, pwede mo bang i-verify nyo muna po ito? Kasi o, ito lang i-verify, sir. Sa huli, dinala ng NBI Cybercrime Division si Marcos sa main office ng NBI kung saan ito dumaan sa booking procedures. Para doon sa mga taong nasa lingguan damdamin, ay doon sa aking mayaman challenge, ako na may humingi na ng tawad sa inyo eh. Kumbaga, ang layunin ko lang naman dito ay makatulong, hindi para makaperwisyo. Pero ganun talaga, tatanggapin ko yung persecution na walang problema kung ako'y pinapersecute dyan. May mga dokumento tayo kasi na-retrieve dyan na mga magpapatunay na siya nga yung Norman Mangusin. He submitted a passport na Francis Leo Marcos, tapos isang dokumento naman, Norman Mangusin. So, which is which? Pero kami, naniniwala kami that his real name is Norman Mangusin. Ayon sa NBI, kinailangan nilang iserve ang warrant na inisyo ng korte laban kay Marcos. 2006, the warrant issued for violation of the Anti-Human Trafficking and Persons Act. This is for qualified trafficking, so this is an unbailable warrant for his involvement in the recruitment of children. Hindi po ako na-involve dyan sa kahit anumang illegal na aktibidades. Hindi po tayo naging kriminal o hindi po tayo na-involve kahit po hold-upan o kung anuman. Tayo po ay masipag. Masipag po tayo maghanap buhay. Masipag tayo magtrabaho. John Consulta, nakatutok 24 oras.